Sama-sama po tayong manalangin sa Panginoon. Let us raise our hands to the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos na dakila at makapangyarihan. Maraming salamat, Lord. We thank you, Lord God, sa lahat ng bagay na nare-receive namin sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord, for our downtimes, Panginoon. Ang sabi mo sa iyong salita, we have to give thanks, Lord, in all circumstances. Ano man ang nangyayari sa aming mga buhay, hindi man maganda, Panginoon, meron kaming mga pinagdadaanan. Ang aming personal, Panginoon, na buhay sa church, Panginoon, may pinagdaraanan man, hindi maganda, Lord. But we thank you, Lord God, for this is your will, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, dahil sa mga bagay na nangyayari, Panginoon, patuloy na dinireveal mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na makagagawa ng lahat ng bagay. You are in control, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord. We continue to cling. We continue to trust in your word that you are the God who saves, that you are the God, hallelujah, na mag-aayos sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw ang Diyos na nangako. Kailanman hindi mo binali ang iyong mga salita, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Hallelujah. Patuloy nating palakpakan ang ating Diyos na dakila. He deserves all the praises that we can give. Napakabuti ng Panginoon. Sabay-sabay natin sabihin, ang buti ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations. No? Na-conquer mo ang ulan. Sino po ba dito kanina pumunta dito sa church, no? Kasagsagan ng malakas sa ulan, basang-basa. No? Pero naniniwala po ako na sa araw na ito, uulan ng pagpapala. Hallelujah sa ating mga buhay, sa church na ito. Hallelujah, lahat ng excited tumanggap ng pagpapala sa Panginoon. Hallelujah, isumigaw ng hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabay-sabay tayong masabing sa presensya ng Panginoon. Sabay-sabay tayong magpasalamat sa ating Diyos na dakila at makapangyarihan. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Hey. Purihin ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Sabay-sabay nating awitan ang ating Diyos sa buhay. Ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diringgin at ang bayang ito ay iyong pag-alati. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito. Bye.
iyong kabutihan. Kami ngayon, iyong bayan, pinili at inalaga. Pagsamba sa'yo'y ulan, ulan ng pagpapala, ulan, ulan ng pagpapala. Hallelujah, Lord! Ulanin mo ang pagpapala sa simbahan na ito, sa bayan ito. Mo ang kasaganahan.
Mula sa iyo, Lord God, that we may feel, Lord, your presence in this place, even sa mga nanonood, Panginoon, let your power, Lord God, touch them. Yes, Lord God, we won't stop praising you, Lord God, dahil lamang meron kaming pinagdaraanan, Panginoon. Hallelujah. Maraming maraming salamat, Lord God, for we believe, Lord, you are in control. Hallelujah, over everything. Hallelujah. Makapangyarihan ka, higit ka, Panginoon, sa pinagdaraanan ng iyong mga anak. Thank you, Jesus. We praise your name, Lord. Come on, let us feel the presence. Let us feel the very presence of the Lord right now. Po natin ang kapahingahan, magpahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Kung gusto natin ang kagalingan, let us ask the Lord to give us healing right now. Oh, we praise your name, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. What?
shout hallelujah. He deserves the highest praise. He deserves the highest praise. Praise the Lord. Hallelujah. Isang araw, mga kapatid, naingayan sa pagsamba ang mga Pariseo at mga tao. Ang sabi nila, Panginoon, pwede ba patahimikin mo mga disipulo mo? Maiingay sila. Ang sabi ng Panginoon, pag sila'y tumigil sa pagsamba, ang mga bato sa bundok ang sasamba at magpupuri. Mga kapatid ko, huwag nating pabayaan ang lindol ay mamayani. Tayo na ang sumamba sa Diyos! Tayo na ang sumamba sa Diyos! Hallelujah! Sinasabi ng problema mo, tumigil ka sa pagsamba. Tumigil ka sa pagpupuri. Mga kapatid, habang may problema tayo, lalo pa tayong sumamba. Sabihin mo nga sa katabi mo, sumamba ka! Problema, ang lagi nating iniisip, mangamba. Sabihin mo nga sa katabi mo, yugyugin mo ng malakas. Sabihin mo, huwag kang mangamba, sumamba ka! Naramdaman nyo ba ang lakas ng lindol? Magnitude 7, mga kapatid, naramdaman nyo po ba yun? Mga kapatid, ang Diyos gusto ring maramdaman ang lindol ng ating pagsamba! Ready! At the count of three! Hallelujah! Ang mga disipulo nung sumamba sila, mga kapatid, nabuksan ang lahat ng pinto ng kulungan. Gusto mo bang mabuksan ang pinto ng iyong pangangailangan? Sumamba ka sa Diyos! Ready! One! Ready! Two! Three! Shout hallelujah! Hallelujah! Walang hanggan! I sense in my spirit, napakarami mong alalahanin. Pabayaan mong malusaw ang lahat ng alalahanin. Sa kapangyarihan ng Diyos, lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. At magsasabing si Jesus ay Diyos. Walang napakalaking pangangailangan na hindi kayang katagpuin ng Diyos na ito. Walang cancer, walang sakit na hindi kayang pagalingin ang Diyos na ito. Walang napakalaking problema na hindi niya kayang solusyonan. Buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! Unahin mo lang ang Diyos! Katatakpuin niya ang pangangailangan mo! In the name that is above every name, in Jesus' name, I rebuke every works of the devil in your life. Malusaw kayo sa buhay ng mga anak ng Diyos. I declare miracle, provision, healing, breakthroughs in your life and in this church.
in the mighty name of Jesus. Somebody shout amen. Somebody shout hallelujah. Kaya naman. Worship. God bless you, kapatid. God bless you. Take your seats. Praise the name of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, kapatid. Good morning, good morning, good morning. Hallelujah. Time check sa aking iPhone watch is pag-aalas 10 na. Praise God. Salamat sa nag-sponsor. Praise the Lord. Pagpalain ka ni Yahweh. Praise God. Tayo po ay bumabaybay sa aralin ng Renewed. And this is our final message sa series ng Renewed. Ano po, mga kapatid? It's all about, I'm sorry, Pastor. Thank you very much. You are a big help and a blessing. Pagpalain ka sa Chris, napakapalad ng iyong asawa. Praise God. Hallelujah. Sa pagkakaroon ng asawang tulad mo. Praise the Lord. Today, let me share to you, puso. Hallelujah. After renewing our mind, renewing our strength, mga kapatid. Tandaan po natin ha, hindi po tayo laging malakas. Sino po rito nanghihina? Magsabing amen. Nakasama ko po, nanghihina po din ako. Kala niyo po, Pastor, hindi yung nanghihina. Hindi po totoo yun. May mga pagkakataon, nanghihina din po kami, kaya kailangan po namin ng panalangin ninyo. Can you say amen? Hindi lang po kami nagpapahalata, pero nanghihina din. Hallelujah. Amen. That is why kailangan po natin i-renew yung ating strength, mga kapatid. Can you say amen to that? Sapagat hindi po tayo lagi malakas. Kaya sabi po ng Bible, Isaiah 40:31, they will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be pained. Kaya kinakailangan, nire-renew po, say the word renew. Ang driver's license, nire-renew. Ano po, kinakailangan palitan, magpalit. Ibig sabihin po ay to change. Ano po, hallelujah. Nire-renew din po natin, mga kapatid, ang ating po mga isipan. Sabi po ng Bible sa Romans chapter 12 verse 1, do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of the mind. Say the word, renewing of the mind. Importanteng ma-renew yung utak natin, mga kapatid. Kasi bakit? That you may prove what is good, acceptable and perfect will of God. Kapag hindi natin na-renew yung ating mga utak, mga kapatid,
Hallelujah. Pag nagkabilihan ng utak, mga kapatid, hindi mabibilihan. Hallelujah. That you may prove what is good. Kapag tayo po'y nagre-renew ng ating mga kaisipan sa Diyos, pinapalitan natin bagong kaisipan, mga kapatid, malalaman natin ang kalooban niya. Ang tamang kalooban niya at katanggap-tanggap at perpektong kalooban niya. Amen to that. Bakit? Renewing of the mind. After po nating renew ang ating mga strength, ating mga isip, what's next? And today, yun po ang ating pag-uusapan. Renewing of our heart. Natapos na po tayo sa lakas po natin. Hallelujah. Renew ng lakas, ng isip. I-renew naman natin ang pinaka-importanting bahagi ng ating pagkatao, ang ating mga puso. Say the word, puso. Mas malakas, puso. Bakit? Why in the world gusto i-renew ang ating mga puso at hinihingi ng Diyos ang ating mga puso? Bakit hindi na lang kidney? Ba't hindi balong-balunan? Ano ho? Say the word puso. Because ayaw ni Lord masumpungan ng kanyang mga anak na ito. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ayaw ng Diyos na makita ang kanyang mga anak ho, na sumasamba, pero ang layo ng puso sa Diyos. Ang lapit-lapit, pero ang layo-layo, parang si Judas. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging Judas. Oh, sabi mo ulit, bumawi ka, sabi mo, lalo ka na. Sa The Message, meron pong magandang salin po yan. Sabi ng The Message, these people make a big show of saving the right, saying the right thing. Wala ho tayo sa showbiz, can you say amen? Ang mga fans may dalawang buhay. Ano po? Pagkaharap ngayong kanyang idol, ano po? At pagwala na po siya sa harap ng kanyang idol, ano po, magdalawa po ang buhay niyan. Pero ang tao po, Kristiyano, ang mananampalataya, mga kapatid, dapat isa lang ang buhay. Amen. Minsan naguguluhan ng demonyo sa buhay ng mga mananampalataya. Pag Linggo, sumasamba. Pag Lunes, nagmamarites. Awit. Pag Linggo, sumasamba. Pag Lunes hanggang Biyernes, palaaway. Uy! Pag Sunday, sumasamba, spiritual na spiritual. Pag Lunes hanggang Sabado, hindi maintindihan kung ano ugali. Maging yung demonyo na kukonfuse eh. Kanino ba talaga anak to? Anak ko ba to? Mukha namang anak ko. Pero pag Sunday, anak ni Lord. Ano ba talaga? Even the devil himself naguguluhan sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, oo nga. Sa verse 9 ito sabi, they act like they're worshiping me, but they don't mean it. Uy! Uy! Kung ang mga di mananampalataya at may relihiyon lang, okay lang yun. Pero sa mga taong mananampalataya, mga kapatid, hallelujah, tinitingnan nila yung buhay po natin. Alo na ang Diyos. Amen. Ang buhay mo, ang sinasabi ng bibig mo, at sinasabi ng puso mo, dapat magkatagpo. Kasi very confusing. Kasi sinasabi nila, kala ko ba Christian yan? Bakit tumataya pa rin ang loto? Uy! Kaya kala ko ba Christian yan? Oh, bakit ganyan? Kung magmura? Ay, wala na. Uwi na. Mag-uwi na kaya tayo, mga kapatid. We're talking about life. Buhay. Akala nyo ba, mga kapatid, akala kasi ng napakaraming mga tao, yung pinasok nila ay panibagong reliyon. No. Nagkamali ka. Ang pinag-uusapan po natin dito, bagong buhay, hindi bagong reliyon. Can you say amen? Amen. Bakit in the word, why in the word, mga kapatid, hinihingi ang puso mo? Kasi tingnan nyo, mga kapatid, tingnan na. Tingin po dito, mga kapatid, tingin po dito. Si Lord, hindi galit sa mga makasalanan. Alam niyo kung saan sa galit? Sa ginagawa ng makasalanan. Lalong-lalo na yung tinatawag na ipokrito. Say the word ipokrito. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Nasa kabilang church. Praise God. Hallelujah. Ano ibig sabihin ng ipokrito? Yung bang, ang sabi ng Panginoon, kayo mga hypocrites. Sabi niya sa mga leaders. Hindi niya sinasabi mga members. Leaders. Ang sabi niya, mga ipokrito kayo. Para kayong nicho.
ang puputi sa labas, pero sa loob, bulok na buto. Hallelujah. Naniniwala po tayo, ang anak ng Diyos hindi perpekto. Can you say amen? Pero mga kapatid, hindi rin ipokrito. Yung plastic, sabi mo sa katabi mo, hindi ka plastic, alam ko. Yung bag sa harap, ang ganda-ganda sa harap. Pero sa likod ng kanya isipan, sinusumpa ka. Ang tawag doon, plastic. Ang ganda ng sinasabi, spiritual na spiritual. Parang totoo. Di ba mayroong ganyan? Maraming ganyan. Nakakita na ba kayong halaman, plastic? Sa unang tingin mo, wow, ang ganda, no? Pero pag siniyasat mo, plastic. Hindi totoo. Daming ganyan. Sabi mo nga sa katay mo, alam ko hindi ka ganyan. Yung bang ang ganda-ganda, akala mo totoo, hindi naman pala. Ang tawag doon, ipokrito. Galit na galit si Lord sa ganyan. Kasi gusto ni Lord, tunay. Amen. Hindi po 295. Hindi po sala ginto. Ginto. Uy, buhay pa. Si Lord totoo eh. Dapat ikaw totoo din. Ay, hindi ako napakinggan. Si Lord totoo eh. Dapat tayong mga anak ng Diyos, totoo din. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatotoo ka na kapatid. Hallelujah. Bakit pinipilit ng Diyos hingin ng ating mga puso? Number one reason, to exchange. Say the word exchange. Pero hindi niya kukunin ng pwersahan kung saan mong ibibigay ang puso mo. Can you say amen? Ikaw ang magbibigay. Di ba napakasarap? Napakasarap nung ganito. Yung minahal ka. Kasi kung sino ka. Ba, parang kanta yun ah. Hindi dahil. Diba? Tama po? Tama po? Minahal ka. Kasi kung ano ka, tanggap niya kahit ano ka pa. Tanggap niya yung kulay mo. Yung ilong mo na kumakalat, tanggap niya. Tanggap din niya pati amoy mo. Kinakarir mo ang hindi paliligo. Tanggap ng Diyos. Gusto ng Diyos yun eh. Hallelujah. Mga kapatid, ibigay natin ang ating puso sa Diyos. Kumusta ang puso mo? Baka iba na ang may-ari ng puso mo. Di ba ang sakit nung kasama mo pero ang puso malayo sa'yo? Di ba? Alam mo yung ganon? Yung kasama mo pero ang puso malayo sa'yo? Eh lalo si Lord, kapatid. Amen. Dapat ang tibok ng puso natin, si Lord pa rin. Sa kabila ng ating kawalan, si Lord pa rin. Sa kabila ng may bagyo at may lindol, si Lord pa rin. Sa kabila ng mga may sakit ka at karamdaman ka, si Lord pa rin. Sa kabila ng tagumpay at pagbagsak, si Lord pa rin. To exchange. Palit tayo. Sabi ng Panginoon, palitan ko puso mo. Sabi ng Panginoon ito, I will give you a new heart. Sabi ni Lord, palit tayo. Bigay mo yung luma mo, palitan ko ng bago. Di ba gusto natin bago? Ah, kapatid? Ako po, hindi po ako lover ng mga second hand eh. Pasaysa na po kayo, medyo may kayabangan si pastor. Kasi po, pasaysa na po kayo ah. Nung kasi po ako nasa full time, nakita ko yung mga kamanggagawa ko eh. Gusto lagi, luma. Gusto luma. Eh noong pa nangangarap na ako, pambihira yung unang kotse ni Pastor Eric eh. Kailan yung si Pastor Eric de Vera? Nakita ko po yung sasakyan eh. Halos isumpa ako, hindi akin, pero halos isumpa ako eh. Pambihira, pag nakasakay ako, tumatagak-takang pawis ko sa loob eh. Luma eh. Hallelujah. Kapag gusto mong ipaandarin, itutulak mo eh. Uy, gusto, alis tayo, sabi ni Pastor Eric, sakay. Ay, baba, tulak muna, tulak. Diyos ko, tulak naman namin. Ninong ni Lovely. Tulak, umandar na, salamat sa Diyos. Eto na kamo. Kapag umaandar naman, pagpapaandarin, ayaw umandar. Pag umandar, ayaw huminto.
klaseng coaching to kako. Kaya noon pala. Thank you, ha? Thank you, Joa. Kaya noon pa, parang Dan, nangarap na ako. Sabi ko, pag ako nagka-coach, ayoko ng luma. True enough. True enough. Si Lord, pangalawa na yan. Ayaw na bantayan nyo. Yung pangatlo, pag pangatlo, ipaparapal ko na yan. Sino gusto? joke lang po. Ah, bibigyan ko bago. Gusto natin mga bago eh. Tama po? Pero kapatid, hindi pwede yung binigyan ka ng bagong damit, yung luma mong damit, hindi mo uba rin. Yung luma mong puso, ibigay mo sa Panginoon. Yung puso na nalulungkot palagi, nag-i-emote palagi, palaaway palagi, palaawa palagi, palaging pa-victim palagi. Lagi na lang sila awang-awa sa sarili nila. Yung sila na lang lagi nabibiktima. Mga ganyang puso. Pabayaan mo kung iniwanan ka. Ay, nako, kapatid, dahil you did not deserve them. May mas magandang bagay inibibigay ang Diyos sa buhay mo. Amen. Nawala, huwag mong panginayangan. Si Lord, may mas better, best na ibibigay sa'yo. Hallelujah. Amen. Kaya nga sabi ni Lord, do not love this world. O, tingnan mo sabi ni Lord, oh, kapag ang puso mo hindi bago, mamahalin mo ang daigdig na to eh. Dapat ang puso bago eh, pinapapalit yan kay Lord eh. Mamahalin mo daigdig na to eh. Ano ba masarap sa daigdig na to? Wala naman kapatid eh. Galing na tayo sa daigdig eh. Papalik pa ba tayo sa daigdig? Dapat nga ang merong priority ang mga anak ng Diyos, si Lord eh. Dahil anytime pwede ka mawala sa daigdig na to eh. Ay, wala nakikinig sa akin. Praise God. Ako na lang. Sige, mauna na ako. Praise God. Anytime, pwede natin iiwan ang daigdig na to. Alam nyo ba yon? Dati meron tayong chicken pox. Ngayon may monkey pox. Ano susunod? Dragon pox. Ano susunod? Alam mo, sa totoo lang, ako 54 years old eh. Naubos na takot ko sa mga pox-pox na yan eh. Ubus na ang takot ko eh. Kaya kita yun, hindi kami natitigil, ubus na eh. Hindi mo na kami kayang takutin pa. Pag nanood ka ng balita ngayon, pagkatapos mong manood ng balita, ano nangyayari sa'yo? Takot na takot ka. Walang dala ang daidig na ito kundi takot. Pero pag nabasa ka ng salita ng Diyos, ng pangako ng Diyos, lalakas ka! That is why, do not love this world. Enjoy lang natin. Enjoy lang. Enjoy lang. Salamat sa Diyos sa mga bagay na ito. Pero wala dyan ang puso natin. Can you say amen? Can you say amen? Eh, mga kapatid eh, ako nga may bagong ano eh, relos oh. I'm not, oh, iPhone yan, iPhone. Ha? iWatch. Pero wala din naman eh. Anong feeling? Wala eh. Salamat sa mga taong nagbe-bless sa pastor. Salamat sa mga pagpapala na yan. Pero wala yan eh. Kahit wala kang relos, okay lang eh. Kahit wala kang bago, okay lang din eh. Amen. Oh, may bibigay ako, Pastor. May bibigay ako sa iyo mamaya. Wala kang relos. Mamaya, Brad. Huwag ka maglala, hindi ka mawawalan. Hindi ka rin magkakaroon. Magkakaroon ka. Dahil mamaya, magkakaroon ka. Sabi ng Bible, for the world offers. Ito yung offer ng mundo, physical pleasure. Di ba yan ang hinahanap ng daigdig? Craving for everything we see, yung mga bagay na nakikita po natin. Kaya sabi nyo, naku, magkaroon lang siguro ko ng bagong bahay. Hallelujah. Sila may bagong bahay. Ite-turn over na. Salamat sa Panginoon. Parang hindi kayo natutuwa. Sabi mo ka sa katabi mo, susunod ka na. Pag-pepray namin yan, bago sana makaalis ng corona, no? Bago. Bagong bahay. Ako, nag-pepray ako sa kanya ng bagong boyfriend. Yeah. Uy. Salamat sa mga bagay na yan, mga material things. Pero importante sa atin, si Lord. Kay luma man ang watch natin, luma man ang bahay natin, wala pa tayong bahay. Ang tibok ng puso natin kay Lord.
Kasi pag nakita ng Diyos bagong puso natin, si Lord lang ang tinitibok ng puso natin, ibibigay ng Diyos ang bagong bahay, bagong relo, bagong cellphone, bagong trabaho, everything. Kasi si Lord gusto niya bago. Say the word, bago. Kaya kung ikaw ay magbibisyon mga bagong bagay. Ngayon, Pastor, binigyan ako ni Lord ng bagong lumang cellphone. Okay ba? Okay din yun. I-celebrate natin. Tama po? Bagong bigay eh. Tama po? Tama, bagong bigay. Kay bago, kay luma, ay pagpasalamat natin sa Panginoon. Amen? O, ano sabi ng Bible? And this world is fading away. Mga kapatid, lahat ng meron sa daigdig na to, lilipas din. Unahin mo si Lord. Huwag mong inuuna kung ano-ano. Kaya sinasabi natin sa mga kabataan, huwag muna unahin ang boyfriend, girlfriend. Yung pag-aaral mo nga, hindi mo matupag eh, boyfriend, girlfriend pa. Mga kabataang babae, magsabing amen. Parang wala rito ang kabataang babae. Mga kabataang babae, magsabing amen. Pag dito sa sahob ng church, may nanliligaw sa inyo. Ha? Abolish na yung 21 years old, abolish na. Magsaya kayo at magdiwang. Wala nang batas na 21 years old bago manligaw. Magsaya kayo. Dahil ang ating bagong batas ngayon sa simbahan, 31 years old. Wala na yung man-made rules. Patawarin niyo po ako mga kapatid. Pag may naliligaw sa'yo, taga-loob ng church o taga-labas ng church, kahit saan. Pag taga-labas ng church, naliligaw sa'yo mga kabataan, scratch agad! Ay, wala lagi, amen. Aanin mo ang pogi, anak naman ng demonyo. Hindi bali ng hindi ko agwapuang tulad ni Otep. Sigurado ka, na may maayos ang puso niyan. Amen? Meron siyang relationship kay Lord. Hindi naman pogi yan, pero malakas ang kanyang sex appeal. Wow! Siyempre. Nasaan na ba tayo? Bakit inaayos ng Diyos ang puso? Oh, tingin. Bakit puso? Kasi, mga kapatid, kapag mali ang puso, may tama ulo. Wow, tignan mo, yung mga taong hindi ayos ang puso, ang utak hindi ayos. Pag trabuhin mo, wala ang puso din sa trabaho niya, gagawin lang balbon. Hindi gagawin ng maayos yung trabaho. Eh, pastor, maliit lang ang sweldo. Kahit na, gawin mo ng puso. Pusuan mo. Amen. Ang boss mo, hindi naman yung boss mo lang dito sa lupa, si Lord ang boss mo. Ako nga nagwawali sa church nun eh. Halos walang allowance eh. Pero pinusuan ko. Naalala niyo kapatid, pag pinupunasan ko yung upuan, ako tagapunas sa amin ang upuan. Kapag pinupunasan ko yung upuan, pinakikintab ko. Alam mo yun? Yung pag dumapo yung langaw, nagpepreno. Ganun. Eh, iba, wala. Oh. Number two. Bro, ano, Amiel ha? Okay lang? Number two. To empower it. Ano yung una? Number two, to empower. Gusto niya para empower yung iyong puso. Bakit? Sabi ni Lord, I will put my spirit in you, will enable you to live my laws. We cannot move to follow His decrees on our own. Kailangan ng palakasin tayo ng Diyos para magawa natin ang kanyang mga utos. Sabi ng Bayon, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Number three, to establish it. Malakas nga, nag-wave naman. Ano ibig sabihin ng establish? Fix. Unmovable. Daming mananampalataya, hindi nakapag-church eh, kasi uulan eh. Uy, parang uulan na. Hindi muna ako magsisimba. Oh, hindi establish. Hindi establish. Alam ko sinasabi ko. I share to you things na totoo sa buhay.
nagme-medyas ako. Tapos naglalagay ako ng plastic sa kaliwang paa ko. Butas yung kaliwang paa eh. Hindi ko makalimutan. Tapos sinusuot ko. Para kahit butas, naglalakad ako. Makapag-church lang. Establish eh. Establish eh. Yung mga hindi establish, nako, walang bagong sapatos. Hindi muna ako magsisimba. Parang uulan. Hindi muna ako magsisimba. Hindi fixed. Unmovable. Oh, meron na namang ano tawag doon? Chicken monkeypox. Monkeypox. Ay, ito, susunod yan. Pastor, hindi muna ako mag-church. May monkeypox. Pastor, hindi muna ako mag-church. May dinosaur pox. Anong pox yung mukha mo kaya? Ano sabi ng Bible? No one shall separate us from the love of God. Ang pananampalataya ng taong established, kahit harangan ng sibat, ng COVID, nung COVID niya rito, bakit palaog kami rito eh? Wala na eh. Oh, iningatan ng Diyos, iningatan ng Diyos. Kapag iniingatan mo sarili mo lalo, hindi ka magsisimba dahil may monkeypox, may chickenpox, pupunta sa'yo ang monkeypox sa bahay mo, sa loob ng kwarto mo. Maniwala ka sa akin. Siyang mga tao nag-iingat ng kanilang buhay, mawawalan. Pero siyang nagbigay ng buhay at nawalan ng buhay, bibigyan ng Diyos ng buhay sa daigdig na to, hanggang sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Establish. Sabi mo ka sa katabi mo, dapat establish tayo ha. Kahit anong mangyari. Kahit yung crush mo, hindi ikaw ang crush. Okay lang yun. Kahit iniwanan ka pa, establish. Oh, si David establish eh. Sabi ni David, my heart speaks, oh God. My heart speaks. I will sing and give praise. Mga kapatid, ang taong pigs, kahit may problema, nagpupuri sa Diyos. Amen. Sa kabila ng meron siyang broke na broke siya, hirap na hirap siya sa buhay, pero natatagpuan mo siyang nagpupuri sa Diyos. Taranasan niyo na ba yung broke na broke ka, pare? Walang wala ka, pare. Hallelujah. Para bang pinagtakbo lang, taksi lang ka ng langit at lupa. Pero kapatid, natatagpuan mong sarili mong nagtataas ng kamay. Umaawit sapagkat tapat ang Diyos na tunay. Palakpakan natin si Lord. Somebody shout hallelujah! Kunin niyo to worship team, mga kapatid. Ang taong nakapix ang puso sa Diyos, nakakasamba kahit may problema. Ang sarap kaya, mga kapatid. Ang dami-dami nating problema pag pumunta tayo ng simbahan. Pero the moment na nagtaas tayo ng kamay, the moment na umawi tayo sa Panginoon, bumababa ang kanyang presensya. Kino-comfort niya tayo at sinasabi niya, anak, mabuti ako. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Ang mundo lilindol, ang mundo may bagyo, ang mundo lagi may problema. Pero kontrolado ko ang lahat sa buhay mo. Huwag ka magalala, huwag ka matakot. Ako bahala sa iyo! Establish! Amen! Be established! Be fixed with your faith! Tagal mo na naghahanap ng boyfriend, ng girlfriend, ng trabaho. Be established! Pastor, kailan ba magbabago asawa ko? Planong-plano na akong lasunin to. Be established! Magbago ka, magbabago asawa mo. Tiyak yun. Amen. Oh, fix my heart. He will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, uulan ng pagpapala sa buhay mo. Kaliwa ka, dahil inuna mo si Lord. Inuna mo si Lord. Hallelujah. Pag magbo-boyfriend ka, mag-girlfriend ka, please, yung mga mananampalataya, ay wala nakikinig sa akin. Hallelujah. Huwag kang desperado. Hindi pinungayang ka ng mata, bumigay ka na. Na-text ka lang ng how are you, babes?
Pinungayang ka lang ng konti, bumigay ka na. Kaya pala mapungay, may monkeypox. Ayos yun ah. Ingat kayo. Si Lord, unahin si Lord. Amen. Oh, for you live in the land, I gave it to you. Word for, alam mo, tingin mo to. Pakibasan nyo nga po ng malakas. 1, 2, 3, 5. Sabi ni Lord, you will be my people. I will be your God. Establish the Lord, oh. I will give you in the land. Alam niyo ba mga kapatid, ang bansang Israel, once sa kanilang history, nangalat po ang bansang Israel? Nangalat sila eh. Pagkatapos, binanatan pa sila ng mga German. Millions of Jews na matay sa Holocaust. Alam niyo ba yun? At alam niyo rin ba, malaki ang papel natin ginawa sa bansang Israel noong 1948? Alam niyo ba, the Philippines voted in favor of UN Resolution 181 recommending the partition of Palestine and the establishment of Jewish state in 1947? The Philippines was among the 33 countries who supported the establishment of Israel and the only Asian country who voted for resolution. Kaya pagpupunta ka ng Israel, walang visa eh. Alam niyo po ba yun? Pagtanaw ng utang na loob sa atin. Kasi kung hindi dahil sa bansang Pilipinas, hindi sila naging isa uling bansa. Yan ang ginawa. Kaya matindi ang bond ng Israel at ang Philippines. Mga kapatid, tandaan mo ha, kapag dumaranas ka ng mga bibigat na pagsubok, tandaan mo, lagay mo sa isipan mo, ito dapat mong itato, hindi yung patato ka ng patato kung saan-saan, sa braso, sa paa, sa puwet, kung saan-saan ka nagpapatato. Kung saan-saan patato. Eh, galit nga ang Diyos sa mga tatu-tatu na yan eh. Read your Bible! Itato mo ang salita ng Diyos sa utak mo, pabaunin mo sa puso mo na ang Diyos tapat sa kanyang mga pangako. Gagawin ng Diyos lahat ng kanyang ipinangako. Amen. Ilang minuto lang. Number four, last. Hindi na ako matatapos dyan. Patapos na ako. Number four. Why God wants our heart? To bless it. Oh, tingin mga kapatid. Tingin sa akin. Si Lord, kapag may hinihingi siya, gusto niya pagpalain ka. Naalala niyo mga kapatid, humingi si Lord ng tinapay. Tama po? Tama po? Ano? Pinalitan ng Diyos ng 12 bakol. Pinakain silang lahat. No, ginawa ng Lord to bless. Tama po? Nung hiningi ni Lord, Peter, akin na yung bangka mo. Binigay ba ni Peter? Binigay. Ano kapalit? Isang bangka na halos lumubog sa sobrang dami ng huli. Tama po? Nagtawa pa si Peter. Dahil lulubog yung bangka nila eh. Pag hindi sila nagbigay eh. O, tingin. Principle to, si Lord, pagpapalain ang buhay mo. Pero, hindi sapat na pagpalain niya buhay mo, ma-enjoy mo lang. Dapat, yung pagpapalang meron ka, ibahagi mo rin sa iba. Doon lang sasaya ang buhay mo. Hindi totoong masaya kapag ikaw lang ang nag-enjoy sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Bless ka ni Lord upang maging pagpapala din sa iba, upang makatagpuri ng pangangailangan nila sa wagitan ng buhay mo, upang maraming mapagpala sa buhay mo at maraming magpasalamat sa Diyos pa dahil sa buhay mo. Palakpakan nga na po natin si Lord. Hinihingi niya ang tithes mo. Una, hindi sa'yo yun. Anong kapalit ang tithes mo? Bubuksan ng Diyos ang langit. Ibubuhos niya ang pagpapala sa'yo. Sasawayin niya mga sakit. Kahit monkeypox, chickenpox, dinosaurpox, dragonpox, kahit anong pox pa yan. Kahit topox, sasawayin niya. Anong kapalit? Kaya pag may hiningi si Lord sa atin, bigay mo. Bigay mo. Unbeliever yan, boyfriend mo kay Lord, bigay mo. Unbeliever yan eh. Hindi kayo sasaya kahit kailan.
walang nakikinig sa akin, hallelujah, mag-close tayo sa prayer. Bigay mo. Di bali na wala kang boyfriend, kaysa naman may boyfriend kang di mananampalataya, anak ng demonyo. Paano kayo i-bless ni Lord? Amen? Lalo sa mga matatanda na, eto sinasabi ko sa mga matatanda na, naghintay na rin lang naman kayo. Lubos-lubusin nyo na. Hindi yung tumanda ka. Kung kailan ka tumanda, tsaka kumuha ng unbeliever, parang batong ipapakpok mo sa ulo mo. Ako bilang tatay, simple lang naman ang hiling ko sa aking mga anak. Una, ang dapat boyfriend, mapapangasawa, may trabaho. Amen? Kasi pag walang trabaho, kahit anong pogi, tingin mo, demonyo. Pag walang trabaho. Pangalawa, may itsura. Gusto kong mapanatili at ma-preserve ang aming mga itsura sa mga parating na generation. Kahit konti lang. Kasi alam niyo kung bakit? Say, Lord, bakit? Para paglabas ng anak mo, hindi kasisihin. At sabihin, mama naman, hindi naman namili ng papa. Ito, kitsura namin ngayon. Pangatlo, dapat mananampalataya. Pang-apat, higit sa lahat, mananampalataya. Yun ang unang-una dapat eh. May pagkatakot sa Diyos. Kasi itsura, pwede maritokehin yan eh. Ayan naman si Doktora Jen. Ang Alanis, pag walang buhok sa ulo, pwede magpalagay. Pag gusto magpatangos ng ilong, hanapin mo lang si Doc Jen. Hi, Doc Jen. Good morning sa'yo. Ha? Pag kumakalat ang ilong mo at gusto mong tipunin, si Doc Jen lang katapat yan. Kulay mo, medyo hindi maganda. Si Doc Jen lang. Kausapin niyo si Doc Jen, ha? Pakibasa, 1, 2, 3, 4. I will increase the fruit of the trees and the crops of the field so that you will no longer suffer disgrace among the nation because of famine. Oh, tingin mga kapatid. Sa kumakalat na chicken pox ngayon, ano ba talaga? Monkey pox? Iisip nga, ano kaya susunod na monkey pox? Yeah, again? Ha? Pork? Kung ano nung pox? Salamat sa Diyos sapagkat meron tayong Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Sumunod ka lang. Why God wants our heart? Number one, to exchange it. Number two, to empower it. Number three, to establish it. And number four, to bless it. Tayo lahat ay tumayo, mga kapatid. That's God's request to our hearts. Bigyan natin ng malakas sa palakpak si Lord. Come on. 10 seconds clap offering. 1. May kasamang sigaw. 1. Natin ang malakas sa palapak si Lord. Somebody shout hallelujah. Tandaan mo kapatid, ha? Marami pang ibibigay na problema ang daigdig. Pero ang Diyos, tapat siya sa kanyang mga pangako. Lift up your hands to the Lord. At the count of three, pasalamatan mo lang si Lord. At the count of three, pasalamatan mo lang si Lord. Buhay ka pa, kapatid. Yan ay monumento ng kanyang katapangan. The count of three, bless mo lang si Lord. Pagpapasalamat ay akto ng pagsamba, akto ng pananampalataya.
ito ng pagpapakumbaba na kahit anong problema ang dinadaanan po natin, tandaan mo, tapat ang Diyos. Ready? 1, 2, 3. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. You are worthy to be praised. Sumamba tayo. Pabayaan mo ang iyong pagsamba ay umangat hanggang kalangitan upang bumagsak ang kalangitan sa ating mga buhay. Ready? Sing. Hallelujah. Sa bawat araw, worship the Lord. Ibang nais kundi ang ibalik sa'yo
gusto kong sabihin sa inyo. Close your eyes. Bagamat nagbabago ang panahon, ang Diyos ay tapat, mananatiling mabuti sa lahat ng panahon. Huwag kang masisinta sa lakas na lindol ng buhay mo. Tandaan mo lagi, ang Diyos hindi nasisinta ng kahit anong pangyayari sa daigdig na ito. Have to remain faithful. Faith in God. And serve God with all of your heart, with all your strength, with all your might. God is doing something great in your life. Hindi nagbabago ang Panginoon sa kabila ng ating mga pagkukulang. Be faithful. God going to bless you. Bigyan natin ng malakas sa palakpak sila. Somebody shout hallelujah! Closing prayer, mga kapatid. Please remain standing. Remain standing, please. Magpapapray po kami ni Sister Opel. Sister, talika rito. Ang pinakamagandang babae sa aking paningin. Hallelujah. Sa loob ng 32 taon, Sister, gusto ko malaman ng buong daigdig na mahal kita. Praise God. Mamaya na po yung kiss. Praise God. Sa Wednesday po, biyahe namin papuntang Palawan. Mga kapatid, pupunta po kami doon kasi gusto po natin bisitahin si Pastor Albert. Pastor, hindi maganda panahon eh. Patutuloy pa kayo. Sanay na kami sa ganyan. Halos patay na kami. Mas marami pa kong, maraming napakaraming pagkakataon po namin na halos lamunin na po kami ng dagat. Pero still, buhay pa kami. Gusto namin makakita yung simbahan doon. Maging kalakasan po namin at maging kalakasan nila kami. No? Yung darot na po natin, mga kapatid, pag-pray po natin, maging kalakasan po kami, maging blessing po kami. Gusto namin palakasin ang mga manggagawa at mga kapatid sa lugar ng Coron, Palawan. Gusto namin, somehow, may dala kaming pagpapala sa kanila. Nanay Linda, wala pang offering. Nag-offering ka na. Gusto mong ikaw ang una mapagpala? Talagang gusto mo talaga, mauna ka sa blessing, ha? Matalino ka na, ha? Aha. Pag-pray niyo po kami, no? Na ayaw niyo naman na siguro na mawala ng, di kami makabalik dito ng buhay. Tama po? Kaya pag-pray niyo kami, kapatid. Then, i-provision sa mga pangangailangan po namin. 1 week po kasi kami ron. Tawagin nga po natin si Pastor Pastor Chris. Pray mo nga kami. Sa kayong mga pastor po natin, may I request, kailangan po namin ng panalangin. Yung pagpunta po namin ng Baler noong nakaraan, ramdam namin yung presence ng Panginoon. Salamat po sa mga panalangin ninyo. Kailangan po namin yan. Ngayon na may call yung mga presence pasos po natin dito sa harapan. Nalilimos po ako ng panalangin mula sa inyo. Pastor Grace, pangunahan mo kami sa panalangin. Amen. Maraming salamat po. Dito po tayo mga pastors. At masarap po yung ipanalangin po yung lingkod ng Panginoon po, di ba po? Pero mas maganda po ay samahan po natin ang act ng faith. No? So, ako personally ay let us bless them, no? With prayers, and also let us also give our support financially. Amen. Kasi full time po yung atin pong lead pastor. So, hindi lamang yun ang dahilan, pero gusto po natin maging part po tayo, no?
Mamaya po sa mga GC po natin, exclusive lang po ito sa family po, ano, sa Kasi family, kasi hindi po tayo nanghingi po sa labas. Kung hindi tayo po bilang pamilya ay masuportahan po natin ang bawat gawain po natin dito sa simbahan sa pamamagitan po ng pagbisita po ng atin pong senior pastor. Kasi medyo matagal-tagal na rin pong hindi po nakabisita si ang atin po senior pastor sa Palawan. Amen? At ako po, hindi po madali ang biyahe po doon. Amen? So mamaya po sa GC po natin ay magsisend po kami ng yung GCash number. Send nyo na lamang po. At kung personally ay makakapagbigay din po kayo na nandito po sa church, eh malaya rin naman po natin magagawa. Amen. Sige po, iunat po natin ang atin pong mga kamay. Let us declare blessing sa buhay po ng atin pong senior pastor kasama po ng kanyang wife, Lord. At sabay-sabay po tayo magdeklara ng pag-iingat, kapangyarihan ng Panginoon, pagsama ng Diyos, pag-iingat ng Panginoon sa kanya pong pamilya, sa dito po sa ministry, habang nandun po sila sa Palawan, ay ang samahan din tayo ng Panginoon habang wala po ang ating senior pastor. Magampanan natin yung mga pinapagawa ng Panginoon dito po sa simbahang ito. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat, Lord, kabilang po kami, Panginoon, sa bawat pinapagawa mo, Panginoon, sa aming pong senior pastor. We are part of this wonderful ministry, O God. As an apostle, Lord, na pagkatawag mo sa kanya, Panginoon, salamat po, O Diyos, sapagkat nagiging kabahagi po kami nito, Panginoon, sa bawat kalakasan na mababanggit po nila, sa bawat pagmi-ministry, mga bawat tao na makakasalamuha po nila doon na magpapala, Panginoon, sa pamamagitan ng yung dakilang gagawin sa kanila pong mga buhay. Panginoon, ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanila pong pagka-travel, Panginoon, at ang dalangin po namin, O Diyos, ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanilang mga buhay, Panginoon. And Lord, anuman po ang mga kakulangan, O Diyos, mga pangangailangan, O Diyos, dalangin po namin, Panginoon, na maging kabahagi din po kami nito, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, wala pong mananampalataya na hindi mo pinagpala, na hindi pinagpala ang kanila pong mga lingkod, Panginoon. Salamat po, Diyos, ingatan mo po sila hanggang sa muli po namin sila makapiling physically sa lugar na ito. Ganun din, Panginoon, ang kanila pong pamilya, Panginoon, na iiwan pansamantala, Panginoon, ang mga bawat tao, Panginoon, na pansamantala po nilang iiwan dito sa Manila, O Diyos, dalangin po namin, O Diyos, na ang encouragement, Panginoon, at patuloy na pananalangin, Panginoon, sa kanila po habang nandun po sila sa lugar ng Koron. We pray, O God, na madadatnan po nila doon ay maging pagpapala rin, Panginoon, sa kanila pong mga buhay, Panginoon, magkaroon ng cycle of blessing, Panginoon, sa kanila pong mga buhay at doon po sa lugar na kanila pong pupuntahan. Ingatan mo, Panginoon, ang kanila pong pagbibiyahe, barko man o aeroplano, Panginoon, sa bawat kapatagan, Panginoon, na kanila pong pupuntahan, Panginoon, patuloy namin pinagbabawal anumang uri ng aksidente at sakuna, Panginoon, sa kanila pong mga buhay at sa kanila pong mga mahal sa buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, patuloy ka namin idinideklara at ang Banal na Espiritu ang magselyo ng kanila pong missionary journey, Panginoon, sa lugar ng Koron, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay magsabi ng amen and amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat po sa ating lahat. Tandaan mo, kapatid, lahat ng bagay kakayanin sapagkat meron tayong Diyos sa atin. To God be the glory. Give the Lord a clap offering. Hallelujah. Ihanda.